Sheen, Shen, Sheen. Super dami, guys. Sabi ko, gumagawa siya ng illusion na may dede ako, pero wala akong dede. So, ayan. Sobrang crop niya, ayan, no? Para na siyang bra. Parang kalat ko. Ang cute. Ang cute lang niya. Playboy yung nakalagay. Pero off na natin. Yeah. Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video ay may panibago naman tayong haul. Itong haul na to guys, ang first collab ko with Shen. Hindi ko talaga actually alam ko paano i-pronounce, pero yun. Excited talaga ako nung nag-hitap sila sa akin na magko-collab kami at pwede akong mamili ng damit sa shop nila. Sobrang hilig ko sa mga damit at itong batch na to ang isa sa pinaka-fave ko talaga sa lahat ng mga hauls na ginawa ko. Pero lahat naman guys na pinipili ko sa mga nakikipag-collab sa akin is talagang masusuot ko. Tsaka talagang trip ko yung mga damit kasi ayoko masayang yung opportunity na mamili din sa mga ganung websites. Lagi ko sinasabi na sobrang ganda pero kasi talaga na-exceed nila yung expectation ko dun sa quality. Lahat ng links guys ay nilalagay ko sa description box kung gusto niyo i-avail. May coupon code din ako guys na ilalagay ko sa screen, so 15% off discount yun. So pwede niyo gamitin ko sakaling gusto niyo mag-shop sa Shein. Shen. Ito guys, lahat ng pinadala sa akin. Super dami guys. Lilipat na kami sa bago naming kwarto, so bumili din ako ng decor doon. Matagal natin mag-start. So unahin natin itong shirt na to. I think baby tee ang tawag dito. Crop top. Ayan. Yung design niya ay heart. To be honest guys, ang tela niya ay manipis. Hindi ko pa nasusukat guys, pero feeling ko maluwag siya sa akin. Size ng lahat na pinili ko guys ay nag-range lang ng extra small to small. Hindi ko siya super na love, but it's fine. Okay lang. So next guys ay ito. Yung design niya nakalagay is, it's my world, we're just living in it. So I think ang team na ito guys ay Bratz. And to be honest guys, nanonood pa rin ako ng Bratz sa YouTube. Pero nanonood talaga ako ng Bratz. So nung nakita ko to, sabi ko, I want it. So ayan siya. Kahit hindi ko to sukatin, alam kong maluwag to sa akin. So let's see kung paano ko siya susukatin or paano ko to pormahan. So yung tela niya guys ay manipis din. Eh kanina guys, akala ko ang pangit ng fit nito dahil maluwag siya. Pero hindi pala guys, ang cute lang ng dating niya. Crop top siya tas ang luwag. Gumagawa siya ng illusion na may dede ako, pero wala akong dede. Hindi ko na-expect na magiging maganda yung itsura niya. Hindi siya fit. So first time na natripan ko na hindi sobrang fit nung baba ng shirt. So ayan siya. Maganda sa leggings, sa shorts, chill na outfit lang. And ayun, ayan siya. Hi Bratz. Kung napanood niyo yung Zaful haul ko, bumili din ako ng ganito, yung backless na top. So ayan, backless top siya. I like this one guys. Yung tela niya guys ay parang spandex na ewan. Tapos pwede mo siyang i-adjust, pwede siyang sumikip. Ayan o, na-adjust niya siya. So pwede siyang sumikip, depende sa kung anong trip niyo. Maganda siya na may ganon, pero naiiwanang maluwag itong sleeves. Yung likod lang yung sumisikip. Kinuha ko siya kasi favorite ko ngayon yung purple or lavender, ganon type. Feeling ko naka-sensor itong part na to. Pero ang awkward niya to guys, kasi bakat yung nipple cover, I know nipple cover, hindi ko talaga nipple, pero parang awkward niya lang tignan kasi may bilog dito. So, overall fit niya guys, I like it. Ito yung gusto kong fit. Ito guys ay hoodie. Wala pa akong yellow na hoodie sa closet ko, so kumuha ako ng yellow. May mga yellow akong pieces pero hindi hoodie. Ito ang largest size nila kasi gusto ko na naka-hood, na-hood ko sa buong mukha ko. Na-disappoint lang ako sa tela nito guys. Hindi ko alam kung anong tela niya pero hindi siya yung soft na tela, but na-achieve niya naman yung pagka-oversize. So okay lang din sa akin. Kaya hindi din siya yung parang makati na tela. Malambot pa din siya pero hindi yung pang hoodie talaga. May coverage pa rin siya na hindi kalalamigin. So okay na ako dun. So yun yung itsura niya pagka hinoodie mo siya. Okay lang naman yung itsura niya. At least diba, umaabot siya dito. Malaki siya. Ang cute niya kasi yellow. Wala pa akong yellow na hoodie. So, ayan. Ow, sakit. Pero ayan, parang ganyan. Okay, ayun lang. Bye. At ito na natin yung mga fave ko talaga. Ito guys, yung next. Ganda ng tela. Sobrang ganda ng fit. Sobrang ganda ng tela. Ang ganda ng print niya guys. Kung nakahawakan niya, sobrang high qual niya. Medyo mock neck, turtleneck type. Ganun siya. Oh my gosh guys. Sobrang excited ako para makahan to. Pink na joggers, blue na joggers. Ang cute niya tignan. Isa to guys sa mga fave ko. Actually, ito mga next mga trip na trip ko talaga to. So, next naman guys. Uy, nasa lapag na. Nung nakita ko to, naisip ko yung Zaful. Kasi yung mga pinili ko doon, puro dragon. Na-fit ko na din to. Nagandahan ako sa fit niya sa akin. Pero yung tela niya guys ay hindi ganun kakwa. Quality. But na-achieve niya naman yung look, so okay lang din. So ayan siya. Ito guys ay long sleeve din. May zipper siya sa harap. Pero ayan yung design niya. May flames lang na green. And then yung baba. Sleeves guys, ayan, may
flames din. Sinukat ko siya after kulabhan, nasira ko na agad yung zipper niya. Alam niyo nang hindi medyo quality yung zipper, pero naayos ng daddy ko, so okay naman na. So, ang cute niyang pagkaano ng zipper, nakita niya ba? Hindi mo kita yung zipper, parang ang clean lang nung finish. Ang ganda ng fit guys, medyo manipis, pero okay lang mag-nude bra kayo or mag-white bra kayo, hindi makikita for sure. Pero hindi naman super halata, kunyari magbablock kayo, it's fine. Pwede ko na pala siyang mahatak po ba? Kasi tinahi ng daddy ko, so ayan, tanggal yung tahi niya. So yun, tinahi ng daddy ko para maging maayos yun. Thank you so much, dad! Long sleeves din to, guys. Crop top din siya. Ayan yung design niya. May dumi siya, guys. So hayaan nyo na. Hindi kasama yung dumi. Malinis to nung dumating, pero yun yung pagkalaba ko. Medyo gusot-gusot siya, guys, kasi nilabhan ko. Pero pag finit naman, okay naman siya. Mababa yung neckline niya, and then may wire to, guys. Wire yan, oh. As in, naka-wire siya. So, mami-maintain yung ganyang itsura. Fitted din to sobra, guys. Sobrang pampa-chill na outfit lang. Mag-joggers ka lang, mag-shorts ka lang, okay ka na. Mga basic pieces sa cabinet nyo, na mga essential basic pieces. Ito ang isa sa pinakamagandang fit talaga sa lahat. Grabe yung pagka-fit ng damit na to. Ito na sa likod, nakikita nyo parang ganyan. Hindi ko kasi ma-figure out kung bababaan ko ba, tatakin ko ba sa likod. Ayoko kasi masyadong mababa kahit wala akong dede. Sobrang crop niya, ayan o, para na siyang bra. Nami-maintain niya yung itsura ng damit. Kasi nga, ayan, naka-wire siya dyan. Ito guys, baby tee din. Ayan siya. Itong print niya, parang feeling ko pinink siya dito sa mismong shirt. Pag nahawakan nyo guys, I swear, para siyang pinink. Hindi siya siguro pinink guys, pero feeling ko para siyang pinink. Makikita nyo naman kasi sa design, ayan o, pag nilapitan, di ba? Parang painted siya sa mismong shirt. Ang ganda ng fit, ang ganda ng tela. Marami silang variants ng color doon. May violet din ata at may red. Kasalapag na lahat ng mga bagay-bagay. Ito parang kalat ko. Oh my gosh guys, sobrang exactly ako pang ito sa inyo. Ito guys ay mesh set. So, ayan yung design niya. Tingnan niya yung design. Oh, cute. Ito guys yung skirt niya. Ayan yung design. Mesh. Tapos may lining naman siya sa loob. So, protected pa rin na hindi makita yung mga panty niyo. So, hindi bakat dito yung panty or hindi visible yung panty mo sa loob or cycling. Sobrang fit na ito sa akin. Ito naman guys yung top. Ayan siya. Mesh din siya. Pero guys, sa may boobies na part, meron siyang double layering. Ayan. Pwede mo i-open tong mga to. Ang ganda ng gilid guys. Para siyang belt pants guys, pero nasa sleeves. Ganun, kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Pag i-avail nyo, hindi sila magkasama. Magkahiwalay sila. Alam niyo yung sa mga ibang mga sets magkasama. Ito guys ay hindi, magkahiwalay. Ito yung isang set. Ito guys naman, pag binili nyo to, magkasama silang dalawa. Ang gulo tignan kasi ganito yung pagpapakita ko. Ito muna iunahin natin. Bali yan yung design niya, parang newspaper. Blazer yan na top guys. Ayan yung itsura niya. So, ganyan yung botones niya. Ganyan yung part niya sa baba. Yung tela niya guys ay parang cortina. Hindi naman makahalata pagka sinuot niya na. Ganun na lang talaga ako. Minsan yung quality is pangit. Pero pag sinuot mo naman, madadala mo naman yan. So, okay lang din. Mapupormahan mo pa din. May kasama siyang tali. So, nasa sayo, pwede mong ilagay sa buhok mo. Pwede mong kaya saan to gamitin. Actually, ang cute nito pag ilalagay sa hair. Pwede din siyang dito or pwede niyong mismong sikipan pa yung waistline na itong bottoms. Yung pants, guys, ay hindi talaga ako nasasuot ng mga ganito. Pero nung finit ko naman siya, okay lang naman pala siya. Ang ganda naman ng idea ng outfit. Ang ganda niya. Tinan niyo naman sa camera, di ba? Ang cute na to, guys. Sobrang street style. Excited na akong pormahan to. Actually, guys, ina-expect ko na yung tela niya ay magiging ganito. But ni-risk ko pa din kasi wala namang mawawala kung may ganito ako sa closet ko. Pwede ko to gamitin sa school. Ito na tayo guys sa mga oversized na t-shirts. So, unahin natin itong pinost ko na sa Instagram. Lagi ko sa screen yung picture. Pagka-post ko na ito guys, ang dami nagtanong sa akin kung saan galing tong shirt na to. Napaka-oversized na ito guys. I suggest guys, kunyari gusto niyo tong bilhin. O, maniwala kayo guys na oversized kasi legit na oversized. Tingnan nyo. Wait lang. Hindi ko alam kung makikita nyo pero ayan. Nakalagay dito o, extra small. Extra small na siya guys pero sobrang laki ng sleeve, sobrang laki niya. And ang ganda nito guys kasi hindi masyadong malaki yung neckline niya. Alam niyo yan guys, sa mga nanonood pa dati kong vlogs, ayoko nung malalaki yung mga neckline sa mga t-shirts. Malaki pero sarado siya dito, hindi siya yung parang ang luwag-luwag na mukha ng off shoulders na yung parang ganun. Yung design niya guys ay parang lightning keme root, ayan. Yung tela niya guys ay medyo manipis pero okay na rin kasi oversized to, ayun yung masyadong mainitan kayo. Isa to guys sa mga favorite ko talaga. Ang lakas ng dating guys, mag-joggers kayo, mag-cargo pants kayo, tapos ito yung mga top, sobrang... Para makita nyo guys, ganyan siya kahaba. Ayan o. Malaki talaga siyang shirt. So, I suggest wag na kayong mag-size up. Kasi maliit lang akong tao. At ito na ang extra small nila. At malaki na siya. Okay, so guys, ito naman ang next. Hindi ko na nilakihan yung size na ito. Kalagay, extra small. Ganyan siya kalaki. Ayan yung design niya. Parang car
Kemerut related. Itong tela na to ay mas maganda kaysa dun sa tela nung isa. Ang ganda ng pagka-white nito, guys. Sobrang ganda ng pagka-oversize niya. Pwede siyang maging t-shirt dress. Sobrang street style niya lang, guys. Kasing haba din siya nung isa, guys. Ayan, sobrang haba. Ito, guys, talagang legit parang t-shirt dress na siya. Hindi ko siya trip sa akin ng ganun. Trip ko, guys, ng ganyan lang. Ito na, guys, ang last na shirt. Ayan siya. Oh my gosh, ang ganda ng design. Sobrang vintage Kemerut nung design. Tie-dye yung design niya, pero hindi siya yung, alam yung tie-dye. Ito, guys, ay yung print na mismo nung damit. Hindi ko lang kung may nakaintindi sa inyo, pero ayun nga. Ayan yung design. May ganyan lang sa gitna. Magic Angel yung nakalagay sa taas. Size na ito, guys, ay small. Small yung size. Napakaliit ng neckline. Ang ganda tignan sobra. Kita niyo yung neckline, guys. Napakaganda. And ganyan siya kahaba. Ayan. Mas mahaba yung isa, guys. So, ayun lang ang mga oversized shirts natin. Ito na, guys, ang mga bottoms. Minsan lang kumuha ng bottoms, pero itong mga bottoms na to, guys, ay talagang mineasure ko. So, huwag kayong mag-aalala, guys. May measurement sila doon. Pwede nyong i-measure talaga para makita nyo kung fit na fit talaga yung bottoms kasi ayaw nyo namang masayang pag nag-online shop kayo. Unahin natin ito, guys. Ang design niya ay comics manga. Yung baba niya, guys, ay parang bell design. Tama ba yung bell design? Pero ayan siya, maluwag dyan. Sobrang ganda ng fit nito, guys. Yung tela niya, guys, ay parang leggings. Ang size na kinuha ko, guys, ay extra small. Saktong-sakto na sa akin yung extra small niya at yung pagka high-waisted nito, guys. Isa to, guys, sa mga good buy talaga, as in good talaga na nabili ko. Kasi mahirap maghanap ng ganito ka-quality na mga bottoms. Pinapantay ko din, guys, yung closet ko kasi napansin ko sobrang dami kong tops. Tapos paulit-ulit yung bottoms ko. So, ayan, meron tayong bagong piece sa closet ko. Pag-twinning tayo, napakaganda talaga, I swear. Kumuha ko ng tennis skirt. Ayan siya. Naisipan ko kasi, guys, maganda siya sa fitted na tops or sa mga oversized na shirt. Maganda siya tignan, tapos mag-chunky shoes ka lang. Extra small lang kinuha ko. At ang ganda ng quality niya. Tapos, hindi siya garterized, guys. Ano siya? May zipper and gumagana ng maayos yung zipper. At tas may hook pa siya dito sa loob. Ayun, may hook pa. Nagulat ako sa quality niya, to be honest. Hindi din siya sobrang fitted sa akin, which is okay kasi makakahinga ako. Ang cute lang niya. Nagulat ako nung pagka-receive ko neto. Hindi ko alam na matitripan ko. Ito, guys, ang mga joggers. Ito, guys, ang una kong kinuha. Color white siya. Ang ganda ng tela, guys. Sobra nagulat ako sa tela. Akala ko madidisappoint ako na parang yung tela niya is polyester, yung ganung klaseng mga joggers. Ito, guys, ay hindi. Cotton talaga siya. At sobrang heavy niya. Ganun siya ka-quality, guys. I swear. Ang ganda ng fit niya ito sa akin. So, yun yung design niya sa baba. Playboy yung nakalagay. Goodbye din, guys. Kung sakaling trip nyo magkaroon ng magandang quality sweatpants. Maganda talaga siya, guys. So, ang size na kinuha ko dito, guys, ay large. Kasi gusto ko maging baggy siya. Ito naman ang last for clothing. Joggers na gray. Yung tela niya, guys, ay okay lang din. Hindi masyado ako na-satisfy ng tela. Pero, pwede na siya. Alam ko, guys, nakita niyo itong pants na to. Laging nakalagay is stop looking at me. Buti na lang may nakita ako dun, stop looking at me na lang. Kasi mas masusuot ko siya sa labas ng bahay. Kesa dun sa stop looking at my... Kasama ko yung tatay ko sa bahay namin. Parang mga awkward pag ganun yung damit ko. Kasi ito lang yung deco trip dito, guys. Kasi hindi siya yung katulad nung isa na pwede mong i-adjust yung tali. Ito, guys, ay hindi. Fix na yung ganyan kasikip. Kasi ito, guys, ay design lang natataliin mo. Hindi siya yung papapahigpitan mo pa yung damit. Ayan, oh, medyo maluwag siya. Since hindi mo nga talaga siya na-adjust. Ang cute nga ng pagka-fit eh. Kasi ang laki dito sa may hips. Tapos dito sa baba, ayan, medyo fit. So, I like it. Yun na, guys, yung last sa damit. Ito naman, guys, ay yung decorations. Trip ko kasi dun sa side ko sa kwarto ko is medyo dark gray. Ganun yung trip ko, guys. Medyo dark yung aura ng part ko. Ay, nakita ko itong digital art or poster na to. So, kinuha ko siya kasi dun yung palette na trip ko sa design. So, ayan, nakalagay. Your comfort zone will kill you. Naisip ako ilagay sa tabi ng kama ko para alam niyo yun, ma-remind ako lagi na I need to try out something new or kahit uncomfortable na umalis sa comfort zone ko, I need na umalis sa comfort zone ko para mag-excel ako as a person or maka-experience ako yung mga bagay. Pero, na-disappoint ako, guys, kasi hindi exact yung measurement niya. Or tanga-tanga ako mag-measure. Ang laki na ito, guys, sa frame na nabili ko. May nabili na akong frame. Medyo malaki siya. So, kailangan ko maghanap ng bago kong frame para dito. So, itong next naman, guys, ay neon sign. Ayan lang siya. Lips lang. And yung color na nagkakamot sa kanya ay red. Excited na rin akong ilagay ito sa kwarto. May option kayo na mag-USB or mag-battery. So, ayan, may on and off lang siya dito. I-test out na natin. Ayan siya, guys! Hindi niyo makikita yung talagang legit na color niya kasi maliwanag ngayon. Pag naka-black naman or pag madilim naman na talaga, nakita ko maliwanag naman siya. So, excited na akong gamitin to, guys. Pero off na natin. Yeah.
Ayan, wala na. Ayan sila lahat. Sobrang happy ako talaga, guys, pag may natatanggap akong damit. Like, ito talaga yung pinaka-isa sa mga happiness ko. Hindi na ako masyadong bumibili ng damit kasi ang dami ko ng damit na pinapadala sa akin. So, sobrang thankful talaga ako sa mga nag-hit up na brands. Mag-outro na tayo. Wait lang. Tapos na yung vlog. Thank you guys so much for watching. See you on my next video. Don't forget to like and subscribe. Comment down natin below kasi mag-respond ako sa mga questions nyo. At papansinin ko yung smash possible. Follow me on all my social media accounts. Instagram and TikTok at Emma Ara. Twitter at Emma Ara pero double H. Don't forget to turn on your notification bell para matikip na nag-upload ako. See you guys on my next video. Bye!